Magandang araw! Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Handa ka na ba sa panibago nating aralin? Magaling kung ganon. Ngayon, simulan na natin! Batayang kaalaman at kasanayan sa gawaing pang-elektrisidad. Matatalakay natin dito ang kasangkapan at kagamitang elektrisidad. Ang aralin na ito ay pang-ikalimang baitang. Kagamitang panghigpit. Narito ang ilang kagamitang panghigpit. Dito ang sa larawan, kagamitan at gamit nito. Una ay Phillips screwdriver. Ang gamit ng Phillips screwdriver, ito ay ginagamit para luwagan o higpitan ang tornilyo na ang dulo ay hugis cross. Ito siya. Ang stubby screwdriver naman, ito siya, ginagamit na panghigpit o pangluwag ng mga tornilyo na nasa masikip na espasyo kung saan hindi kasya o hindi abot ang pangkaraniwang screwdriver. Kagamitang panghigpit pa rin tayo. Standard flat screwdriver. Ito siya. Ginagamit ito para luwagan o higpitan ang tornilyo na ang dulo ay manipis na pahalang. Yan, makikita natin dito. Next, claw hammer. Ang claw hammer, ito siya, ginagamit na pamukpok upang tanggal o bunot ng pako. Yan. Claw hammer o martilyo. Kagamitang panghawak. Narito ang mga kagamitang panghawak. Una, combination pliers. Ginagamit na panghawak upang putol ng wires, kable o maliliit na pako. Ito yun siya. Next, long nose pliers. Ginagamit na panghawak upang putol ng maninipis na kable ng kuryente. Maaaring magamit o makapasok sa maliliit na espasyo dahil sa mas manipis nitong dulo. Yan. Next is bench vise. Ginagamit na panghawak upang higpit. Yan. Kagamitang pamutol. Narito ang ilang kagamitang pamutol. Una ay hakso. Hakso, ginagamit na pamutol ng bakal, tubo, at iba pang uri ng metal. Next, pipe cutter. Ang pipe cutter, ginagamit na pamutol ng bakal at PVC pipe. Next, side cutting pliers. Ginagamit na pamutol ng maliliit o malaking wires. Kagamitang pambutas. Una ay gimlet. Yan, ginagamit para makagawa ng maliliit na butas karaniwan sa kahoy nang hindi ito napuputol. Kasunod ay handrail. Yan ang handrail. Ginagamit na pambutas ng
kahoy. Next is portable electric drill. Yan siya. Ginagamit para makagawa ng maliliit na butas sa mga metal o sementong pader. Iba pang materyales. Narito ang iba pang materyales. Una ay electrician's knife. Ulitin ko, electrician's knife. Yan, ito siya. Ginagamit pambalat ng wire o kable ng kuryente. Next, pipe bender. Ginagamit sa pagbabaluktot ng metal na tubo. Yan, pipe bender. Next, wire puller. Yan siya, wire puller. Ginagamit panghila ng wire sa loob ng conduct o raceway para ito ay makalabas ng mabilis o hindi sumabit sa loob. Next is wire stripper. Ito yan, wire stripper. Ginagamit na pambalat ng wire na may sukat na number 10 o 2.6 mm o millimeter hanggang number 16, 1.3 millimeter. Mga materyales pang elektrisidad. Narito naman ang mga halimbawa ng mga materyales na pang elektrisidad. Lamp holder. Yan, lamp holder. Ito ang mga halimbawa. Ang pinagkakabitan ng ilaw. Dito nakukuha ng ilaw ang supply ng kuryente. Tinatawag din itong lamp socket o receptacle. Kasunod ay switch. Ano yung switch? Yan, halimbawa ng mga switch. Nagsisilbing bukasan o patayan ng kuryente. Yan, makikita din natin yan dito sa ating loob ng ating klase. Ano kaya ito? Ang tawag dito ay male plug. Ang male plug, ito ang isinasaksak sa convenience outlet. Isinasaksak para dumaloy ang kuryente papunta sa kasangkapang pinapagana ng kuryente. Yan ang gamit, male plug. Kasunod ay convenience outlet o female outlet. Ito ang nagsisilbing pinakamadaling pinagkukunan ng kuryente para sa dekuryenteng kasangkapan. Dito isinasaksak ang male plug at kadalasan nakakabit sa pader o extension cord. Ito siya. Yan. Kasunod ay fuse. Ano ang fuse at ano ang gamit nito? Ginagamit sa pangprotekta sa kasangkapang dekuryente na kusang pumuputok o pangputulin ang daloy ng kuryente kapag nagkaroon ng short circuit. Ito siya, mga halimbawa. Okay, next, circuit breaker. Ang circuit breaker, pangprotekta ito sa dekuryenteng kasangkapan na kusang pinuputol ang daloy ng kuryente tuwing nagkakaroon ng overload o short circuit. Ayan siya. Yan, mga halimbawa ng circuit breaker. Junction box. Ang junction box, dito ipinagkakabit-kabit ang mga wire o pinagdudugtong-dugtong ang mga wire. Ayan siya. Utility box. Hugis parihaba na yari sa bakal o plastic o PVC kung saan ang mga nakabaon sa pader na gamit gaya ng convenience outlet at switch ay nakakabit.
Yan siya. Flat cord. Ano ang flat cord? Dito ipinadadaan ang kuryente papunta sa mga kagamitan. Yan siya. Flat cord. Yan. Ano ito? Ito ay tinatawag na conduits or pipes. Dito pinadadaan ang mga wire para maproteksyonan ito sa pagkasira. Kaya gumagamit ang mga electrician nito. Maaaring gawa sa bakal, FMC o plastic, PVC or CPC. Ayan siya. Kasunod ay clamps. Ginagamit para masigurong maayos ang pagkakabitan ng mga wire at conduits upang hindi madaling mahugot o matanggal sa pagkakabit o pagdudugtong. Ayan siya, mga halimbawa ng clamps. Connectors. Inilalagay sa dulo ng mga conduits para maikabit ng maayos sa junction box ang utility box. Ito siya. Connectors. Ito ang mga halimbawa ng connector. Electrical tape. Ito siya ang electrical tape. Ito, iba't ibang kulay ng electrical tape. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang makuryente, binabalutan ang mga wires na nabalatan, pati ang mga dugtungan ng wires. Ngayon, magsanay naman tayo. Magbigay ng apat na iba't ibang uri ng mga kasangkapang electrical ayon sa gamit. Okay. You may start now. Kasunod ay panuto. Ibigay mga pangalan ng mga sumusunod na kagamitan, kasangkapan at materyales na ginagamit na may kinalaman sa elektrisidad. Okay, anong pangalan niyan? Okay, start now. Ang tamang sagot ay, ayan. Salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa ating napag-aralan. God bless!